So, hello and welcome back. No? So, may update tayo with regards sa ano, Immortal Rising 2. No? So, i-check natin and then meron silang play to airdrop. So, magkakaroon sila ng airdrop ng kanilang IMT na token. So, i-check natin and of course, follow nyo na lang kung paano yung gagawin nyo. Okay? And of course, no, syempre, tuloy nyo pa rin yung pag-grind yun dito sa ating IM2, no? Itong Immortal Rising 2. No? Kasi meron tayong mga quests, no, sa website yung para makakuha kayo ng orb. Na may kailangan tayo mga specific na ano kailangan tapusin, no, yung mga challenges, okay? So punta tayo sa website na mismo. So here makikita nyo is P2A pre-registration is now open. So get ready, Immortal Rising 2 play to airdrop campaign. So click nyo lang yung pre-register now. Bakit kaya kailangan mag pre-register ulit, no? Anyways, makakakuha kayo dito ng IMX, okay? So, no? So kailangan immutable ang gamit nyo dito na wallet, no, para mas okay, okay? And then of course, click nyo lang itong nandito sa bandang taas, IMT airdrop na yan. So dito makikita nyo yung orb impact, no? So depende kung gano'ng kadami yung orb nyo para magkakaroon ng multiplier yun. Ito, tier modifier, so more orb unleash a higher modifier. So platinum times 1.5 yata yung akin, okay? So hypercharge meron dito. Ito kung nagta-top up kayo, no? So good sa inyo kasi magkakaroon kayo ng bonus. I think 2.99 USD pa lang yung na-top up ko yata dito, no? Okay? And po syempre, hindi naman tayo nagtatop up. Free to play lang tayo, no? And dito, kunin ito yung soulbound token nyo. Ako nakuha ko na kasi, kaya hindi ko na makiklik, no? Basically, may soulbound token dito. Click nyo lang yon. And i-coconnect nyo lang sa ano, sa IMX nyo, no? O yung immutable na passport nyo na wallet. Okay nyo lang and then makukuha nyo yung soulbound token, no? Tapos ito, ma-activate yata ito, check in CBT, no? Day 1, day 7, day 14, day 30. So I think mag-i-start to sa November 27. So ito, soulbound token airdrop pool. As more user participate in daily check-in, the airdrop pool will grow. So kailangan nyo daw pala mag-check-in dito, no? So yung mga nag-grind dito, no, so puntahan nyo po yung website, i-check nyo na and then claim nyo na yung inyong mga SBT o yung soulbound na token ninyo. Okay, and then of course, ito nga is mag-i-start to by ano, ito, pre-register, so by November 27, okay na to. Kumbaga, mag-register na kayo, so I think sa 27 mag-i-start na tayo mag-grind dito. Okay, so punta natin yung Twitter siguro nila para mas may idea so, tayo. So dito sa Twitter nila, so make sure na nakapalo na kayo para at least updated kayo sa kanilang mga events. Okay, hindi na kayo ganong mag-aabang. Okay, so dito nakalagay, welcome to the Path of Ascension, your first step into the trial. So flagship P2A campaign. So ito na nga yun. So over 1 million players in Web 2 from Korea's leading game studios. So ano to, pre-register now to claim your ano nga, yung tinatawag nating soulbound token. Okay, so, and be ready to answer the calls of the dungeons now. Okay? So, wala naman ang gaanong nasaad dito, sinabi nila. But anyways, kunin nyo na yung soulbound token nyo and then, antay tayo sa 27 kung ano yung magiging quest dito. Okay, ito. Kung ano itong day 1 na to, kung ano yung kailangan dito para ma-unlock natin. I think mga boss yata itong mga to, no? Fire boss, ano, no? And reach, ito, reach a soul stone level 10, play for 3 days in a row, clear all dungeons at level 30, reach hell stage. Ayan, ito na, natapos ko na to, no? So I think siguro ano, sabagay, kung trip nyo mag-dual, ano, maggawa na iba pang account, maganda yata to para sa mga beginners, no? Kaso medyo mahirap nang i-reach yung mga higher, ano, ito, hell stage na to, ang tagal kung makapunta dyan kung free to play players lang kayo, no? And of course, don't forget, meron ditong ano, missions. So dito makakakuha kayo ng orb, no? So i-unlock nyo yan. So far, awakening SSS. So hindi ko pa nagagawa nito. Ang meaning yata nito is kailangan yata ano, ma-level 25 natin yung ano natin, yung tinatawag natin weapon natin. So far, for example, meron ba akong ano, hindi yan. Wala na yata akong susi eh. Wala akong susi, no? Yung ating weapon, kailangan natin na pang i-forge ito. I think ang awakening yata nito pag nag-level ano, at 30 siguro. I think, no? So, reforge natin. So, wala akong ano eh. Wala akong, ito, forge stones, no?
Pero try natin gamitin yung ating nasa black market natin lahat to. Tingnan natin kung ilang forge stone yung magagawa natin. And then may isa pang quest. Click tayo sa webpage. Eto, complete all dungeons level 40. Hindi ko pa nagagawa to. A Conqueror of Hell. Eto, nandito pa nasa hell pa lang ako. Complete SSS gear setup. So, meron na ako nito ah. Kompleto naman na ako. Bakit hindi ko pa ito maklaim? We have not completed yet. At hindi pa rin completed. Tayo sa ating game. I-confirm natin. Kasi kompleto naman na ako ah. Naka SSS. SSSS. 1 SS4 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 kung SS1 naman meron naman na yata rin. At sabi niya hindi pa ako complete. Anyways, try natin po dyan. Laki na ng kailangan. Hindi pa rin natin ma-maximize to. Siguro dito ko na ipo-focus yung forge natin. Okay, so ganun lang gagawin nyo. And of course meron pa isang quest dito na isa. Mukhang medyo mahirap din. Ito, spend 500,000 stardust. So dito magta-top up kayo para magkaroon kayo ng 500 stardust, no? And then of course gagamitin yung stardust na yon. So, and reach a soulstone level 18. Yung soulstone level 18 na yan, ito yung ano, yung pinakaano niyo, andito sa baba ito. So level 15 pa lang tayo. So kailangan natin ipa-level 18 to. So medyo matagal-tagal pa pala to. But anyways, yung duration naman yata nung ano nila, nilang play to airdrop nila is almost ano rin, no? Parang 1 month din yata halos to eh. Kasi kung mag-start tayo sa day 1, ay dito ang orb impact. For example, ito. So kasi day 1, tapos day 7, tapos day 14, so day 13. So every almost 7 days, no? Ang nangyayari. So 1 month yung igagrind itong ano nila, ano itong airdrop nila, yung IMT na airdrop nila. Okay, so don't forget, kunin nyo yung SBT na ano nyo, badge nyo. Makikita ba natin yun sa ating wala tayong repair, yung items. Token, what is IMT? So ito yung papa airdrop nila. Okay, anyways, ayun lang ang bagong news dito sa ating ano, Immortal Rising 2, no? So nag-update naman sila, ano, and of course medyo nagkaroon na ulit sila ng bagong pakulo, no? So kailangan IMT na yung i-airdrop nila. Dati nag-iipon kasi tayo ng ano, 'di ba, ng mga tinatawag nating orb. So hindi ko alam kung paano gagawin nila dito sa orb na 'to. Pero I think convertible din yung orb na 'yan. Mako-convert yata yun into, I'm not sure kung paano bang gagawin nila. Okay? But anyways, abang-abang na lang tayo. And of course, pag may time tayo at nakita ko may bagong update, mag-update po tayo para sa inyo. Okay? So, yun lang, no, about sa IMT, no. So, grind pa rin kayo. Okay? So, I will place po muli. And of course, see you ulit sa next video natin. Bye-bye.